Good morning, guys! So, ito na nga. Nandito na tayo sa new vlog. At, isishare ko sa inyo kung okay ba na maka-renew ng driver's license at the same time as magpa-revision of record change address. So, ito na nga yung nangyari, guys, no? Nandito na ako sa LTO at andito ako ngayon nagpa-medical muna ako, so nag-line kami dito, guys, pero hindi naman marami yung naka-line, so okay lang talaga. At saka hindi katulad sa city na marami yung nagla-line. Sabi nga yung nasa likod ko is nakatry nga daw siya sa city, but mga 100 katao yung pila dun, so medyo marami-rami sila. Pagdating namin dyan sa loob is an interview ko sa aking name, kung single ba ako, and then pagkatapos sinabihan ako na lumabas muna at maghintay kasi tatawagin lang. So ito na yung pangalawang naghihintay ako dyan, guys. Naghihintay ako dito para tawagin sa pangalawang call. Dito naman sa pangatlo, ito na yung medical na talaga. Kasi nung sa pangalawa is, nag-ask sila kung anong yung BP ko. At saka, pinatimbang ako. So, at saka pagkatapos, sinabihan ako na lumabas. At maghintay sa ipangatlong call. Yung pangatlong call, guys, is yung medical na talaga. I-ask kanila kung klaro ba yung mga yung paningin mo sa mga signs sa daan o ano-ano pa dyan. So, marami pang mga ganun. Tapos, pipicturan kayo and then tapos release na. Pagkatapos ng release, guys, is pupunta na kayo sa LTO. Pagdating nyo sa LTO is magla-line kayo, may magbibigay sa inyo ng form at saka i-a-ask muna kayo na in-charge. Mag-a-ask siya sa'yo ano yung purpose mo na pumunta ka sa LTO. So, sinabi ko sa kanya na magpa-renew ako ng driver's license at saka magpa-revision of record change address ako at the same time. Sabi niya, akin na yung driver's license card mo, tsaka binigay ko naman. Pagkatapos, is binigay na ako ng form. Doon na, sa form na yun, guys, isa lang. Sa form na binigay niya is, chichikan niya yung fill upan niyo. Yung name, yung present address, nationality, sex, birth date, height, weight, and then telephone number, the birthplace, father's name, mother's name. Yung sa mother's name, guys, is mother's maiden name yung inilagay ko doon. Mother's name kasi yung ina-ask sa portal account ko. So, kaya mother's name yung inilagay ko. Tsaka, checkan din nila yung kailangan mo din mag-fill upan yung sa civil status mo if you're single or you're married or you're widowed or separated. So, may 4 choices dyan. At saka itong license classification applied for LCA. So, mag-choose ka lang sa tatlo dyan. Ang choices dyan is student driver's license permit, driver's license DL, and conductor's license. So yung chikan ko, guys, is itong driver's license. So, sa next is dito sa highest education attainment. So, college ako, so college yung i-check ko. So, dito naman sa blood type. The next is yung emergency contact person. So, nilagay ko yung sa parents ko dyan. Emergency contact address. Complete address talaga dyan yung nilagay ko, guys. At saka itong emergency contact numbers.
So, andito na tayo sa type of application or TOA. So, ang chinekan ko dito is yung renewal, letter B, at saka itong revision of record, number 1, change address. So, change address, guys, is sa revision of record, iba-iba yung requirements. If change address ka, iba yung requirements. So, change of civil status ka, iba rin yung requirements. So, sa akin lang, sa change address, yung requirements dito is yung driver's license card mo at saka itong barangay clearance at saka itong form. Yun yung requirements sa revision of record change address. So, pagkatapos dyan, andito na sa huli, i-printed name and signature. So, ito na yung last na fill upan mo sa form. At saka, ibabalik mo yan doon sa aplikante na kinuhanan mo ng form. At saka, may stamp siya doon. And then, pagkatapos, ibigay mo sa guard kasi yung guard na yung maglalagay doon para sa cashier. So, pagkatapos doon, guys, is andito na ako, nagwe-wait na ako dito sa cashier, guys. Ang tagal-tagal talaga. Grabe. So, patient lang. So, ayan, hindi pa ako tinawag, mga 2 oras na akong, almost 2 hours na akong naghihintay dyan. At saka nagpa-short hair pala ako, guys. So, ayan, you look tayo dyan. So, malapit na akong tinawag dyan, guys. And then, pagkatapos ng nakabayad ka na sa cashier, pag tinawag ka na sa cashier, nakabayad ka na. Pagkatapos mong magbayad, sasabihan ka na maghintay ka lang ulit kasi tatawagin yung name mo para sa receipt. And then, after that is, dun ka na mismo pupunta sa releasing. Kasi tatawagin ka doon sa releasing. Sa releasing, may pipicturan ka. Ano pang ginagawa mo? Kasi ako hindi na ako pinicturan tsaka naglagay na signature kasi yung dati na pina-choice ako kung okay na ba tong dati mong picture. So ayun. Kaya hindi na ako nagpa-change ng picture. So yung automatic release na, guys, pagkatapos nun is tapos na. Andito na yung 10 years validity driver's license ko. 10 years, guys, kasi wala akong violation. So, kaya 10 years yung validity ng aking driver's license card. And change address na siya, guys. Yung card ko is change address na. Na-change na rin yung emergency contact person. Na-change na rin emergency contact number. Na-change na rin yung blood type ko. So, yun yung napaka-hamiest moment ko that time na nawala talaga yung pagod, yung paghihintay, lahat yung gutom, guys. Nawala kasi nasa sayo na yung new driver's license card mo na 10 years. Oh my God, 10 years talaga. Yun lang, guys. So, I really hope na na-get nyo lang yung instructions ko, yung explanation ko. So, hopefully, kayo rin matatapos na rin sa inyong process sa LTO. So, God bless everyone. Thank you for watching. Have a great day.